Yo! Cycling Chef! Magandang araw po sa inyo. Today, pag-usapan po natin about cycling eyewear. So, nag-post ako sa Facebook ko na nagtatanong ako, among these cycling shades, alin dito yung original at alin dito yung Class A? So, aesthetically, kung titignan nyo po siya, mahirap po talagang hulaan. Pero merong magagaling. Shout out dun kay Sir Francis Lim, tsaka kay Sir Ronald Ilagan. Alam nila kung alin yung ilan na hulaan nila, kung alin yung mga original. Tapos, alin yung mga Class A. So, today, pag-aralan natin, isa-isahin natin. Lahat po ng nasa kaliwa ko ay Class A. Lahat po ng nasa kanan, original. Pero, hindi talagang original. Original yung frame, pero yung mga lenses niya, gaya nitong dalawa. Itong dalawa lang naman po. These are jawbreakers, no? I got this from a friend, no? Sponsor ni Boss. Ito galing kay Boss to. Cavendish edition of jawbreaker. No, before yung lens niya, pre-sim, pinalitan ko lang. So, ito, all original frame. Pati yung nose pad, original. Kaya lang yung lens, hindi na po. So, Cavendish edition, nakuha ko to sa galing, regalo sa akin ni Boss. Ngayon, ito is Tour de France edition naman, radar lock, no? Tour de France po ito. It has the original lens, no? Look. Pero hindi siya talaga yung kumbaga kasama to sa package, replacement siya dun sa package, no? Yung nauna kasing lens, wala na, nasira na. Ganito po yung nangyari dun sa naon ng lens kung nakikita niyo po. Yan. Yung lens po nito, original din. So, bihira ako na lang pong gamitin ito. Actually, I save these shades para sa practical shooting sports, no? Kaya lang, ang pinagtataka ko, nakalagay lang naman siya dito sa room. Insulated naman yung room, may kisam eh, di naman ganun kainit. Ang pinagtataka ko, bakit nagkaganito yung kanyang lens? No? Kaya, yun ang isa sa... Well, maganda ang frame. Maganda talaga ang Oakley lenses. I still have this. Ito, the best Oakley shades na nakuha ko is this. The Oakley Juliet. All original. Wala pa siyang... Pero, syempre, yung makikita mo yung mga wear, no? I think meron ng ano to eh. Kung di ako nagkakamali, 2011 o 2009. Mga ganun ko pa sa lamin to. Kailangan na niyang wobbly na siya. Kailangan na niya ng ipa-service, pasikipan o kung ano. Yun, Oakley Juliet. Tagal na po nito. Buti na itabi ko pa, hindi siya nawala. This one is jawbreaker uli. Ito mga kapadya ko, kaparehas ng Cavendish. Jawbreaker din po ito, no? Jawbreaker Tour de France edition. Yan. Tour de France po yan. Pero yung lens niya is Tour de China. Yung mga lens po nito, mga kapadyak, is Class A na lang. So, it fits perfectly. No? Ang nilagay ko po dito, kasi yung mga Class A yata, may tatlo yung kasamang shades, kung di ako nagkakamali, no? Tatlo. So, humingi ako sa mga tropa ng kanilang hindi ginagamit na jawbreaker na lens na Class A, nilagay ko po dito. Actually, meron pa akong I have an original radar EB, binigay ko sa father ko. Yung lens din po niya, Class A na lang din po yung lens. So, bilin pag bumibili ka ng Oakley, bilin sa store, no? Take care of your lens,
Pagkatapos gamitin, since pawis ka, acidic, etc. Pagkatapos gamitin, i-running water, tapos patuyuin. Well, ginawa ko po yan, mga kapadyak, mga kaibigan. Unfortunately, nagkakaganito pa rin. Yan. Nababakbak po yung lens. Hopefully, itong bago kong Oakley wind jacket. I got this yesterday. Yesterday lang. From a trade. Ng isang katropa. No? Nakuha ko siya from a trade. Kapalit ang aking cycling shoes. Na ito, alam ko bago kasi ito eh. Kaya ako alam na bago to. Kasi nung dumating siya galing abroad, dala ni Coach Ona, bigay daw nung sister ni Coach Ona kay Boy Spanish Bread. No? So alam ko bago eh. So biniro ko kahapon si Boy Spanish Bread. Nagbabay kami. Gusto mo trade tayo. Meron akong physics saddle. Aman masyado nagamit. Gusto mo palit tayo. Akin na yung shades. Kasi type ko nga itong shades na to. Original. Eh, sa'yo na yung saddle ko. Then, habang nasa ride kami, parang okay lang. Tapos, pag-uwi sa bahay, dumaan kami sa bahay, recovery drink kami. Pagdating sa bahay, binibigay niya sa akin, oh kuya, ito na. Tapos sabi niya, ito na. Bunin ko yung sapatos mo, yung CD. So, yun. Yung CD kong puti, nasa kanya na. Tapos, ito yung akin. Kumbaga, palit tayo, walang alisan. Okay. Shout out kay Boy Spanish Fred, Albert Tubal. So, ito. Gusto ko yung shades. Yan. Hopefully, ganun din, this is also a prism lens. Kagaya ng mga ito, lahat ito, originally, prism lens siya. So, pag ginamit, gasan, tuyuin. Pero, ganun pa rin, talaga pong nagbabakbak ang mga lenses ni Oakley. Yan, tapos na po tayo sa mga original, no? Yan po lahat original. So, kung titignan nyo po siya, as in, talaga naman po, no? Talaga naman, I really love Oakley shades. Maganda naman yung product talaga ng Oakley. Hindi ko lang alam kung bakit pagdating sa lens, wala. Talaga pong ano, pero yun, nagkakaganito talaga siya. Ayun, makita natin. Kung makikita nyo po mga kapadyak, ayan. Yun po ang problema dun sa Oakley. Kung papapalitan ko naman, the last time I check po, will cost you about 5,000 to 6,000 or even 8,000 pesos. Hopefully, ito yung bago ko nga. Huwag sanang mag, ano, ganun. Ngayon, let's talk about the Class A, no? Isa ito sa favorite ko. Class A lang, pero I have this for about 6 months. I got this from online seller dito sa Pampanga. So, mura lang ang bili ko dito. Pero, ganda naman po siya. Sa itsura pa lang. It is well made. Maganda yung pagkakagawa. Kaya nga ano eh, mga kapadyak. Actually, pag tinignan mo siya, biro mo, yung mga fake na lens, kasya dun sa original frame. So, yung pagkakagawa, eksaktong-eksakto. Hindi mo, mahirap mapansin, no? Alin yung original, alin yung hindi. Yan. Ito po. Pok Aspire. Yun. Ganda po ito. Isa sa gusto ko itong shades. This one is the Rudy Defender. So, ganun din. Nakuha ko rin siya sa online seller dito sa Pampanga. So, okay din. Tapos, ito galing kay Sunny Boy. Ganda rin, no? 100%. Hindi ko alam kung anong model. Yun. Ganda naman. Okay din. Tapos, ganun din. Nabili ko rin sa isang online seller sa Pampanga, no? Kay Ma'am Twin Cycle. Kay Ma'am Maya. Shout out kay Ma'am Maya. This is the Oakley Sutro. Bagong shades ng Oakley for cycling sports or for other sports. Yan, also this Sutro.
Ito, hindi ko alam kung anong model, pero ganun din, Class A. Ganda po. Maganda rin po siya. Pwede rin pang forma, pang bike, pagka team, ano lang, yung recovery ride, tapos naka-folding bike, yun. Partial mode, mamalengke, okay na po ito. So, I'm not endorsing the Class A, kasi there are cases kapag sumemplang ka, tapos unfortunately, tumama yung shades, nangyayari dahil nga sa lens, OEM, so they shatter daw, tapos pag nag-shatter, possibly na maano yung mata mo, so I'm not recommending the Class A. So if you have the money, kung meron kang pambili o kung siniswerte ka gaya ko, paminsan-minsan siniswerte, yan, galing sa boss. Kaya nga, as much as possible, syempre, original, no? Kaya lang, ang problema kasi sa original, tayong mga Pilipino, parang nangihinayang na tayo dahil bili ka ng original, tapos kung minsan nagkakapi ka, naiiwan mo, nakakalimutan mo, may mga kasama tayo, may mga kaibigan tayo na siklista, ganun, dahil syempre, nasa after mag-ride, pintuan, nakakalimutan yung salamin, o minsan nauhulog, o nauupuan sa kotse, kung ano man nangyayari, nangihinayang tayo. Ganun kasi tayo mga Pilipino eh. Tapos pagka ganitong ang na-experience mo pa, bumili ka, original, tapos magkakaganun lang, eh madi-disappoint ka talaga. No? So, parang ang mangyayari tuloy, bibili ka na lang ng hindi original. So, we are taking the risk. Pero I'm not suggesting na ito ang bilhin nyo. Pero kung ito ang kaya ng budget, eh dito ka na sa ano, sa Class A, kaysa naman bumili ka ng ganun din na hindi rin naman Oakley, hindi rin naman 100%, hindi naman Rudy Project na original, hindi naman talaga nakalaan para sa sports, hindi rin naman parehas ng quality kagaya ng mga high-end players. O mga kapadyak, mga kaibigan, again, hindi po ako nag-i-endorse na tangkilikin natin yung Class A o yung fake. Pero ang dami ko pong fakes kasi lately, ito lang nga yung kaya ng budget. So, at least, marami-rami kang shades na pwede mong pagpalit-palitin. Well, basically, nagagawa naman niya yung purpose eh. So, dinainita ng mata mo, tapos, it breaks the wind, hindi ka mapupuwing, hindi ka maalikabukan, tapos parehas naman talaga eh. Nagagawa naman niya yung job eh. Sana naman si Oakley, siguro kayo din naman eh, na-experience niyo naman yun sa mga Oakley niyo, kung may original kayong Oakley eh. Talaga naman yun ang nakakainis eh, na bumili ka original tapos mangyayari mababakbak lang. Sana naman maging ano, maging maayos naman yung ano, yung lens ng Oakley, para hindi tayo mapunta dun sa pagpili ng OEM. Kasi nga, tayong mga Pilipino, manginayang ka talaga. Kahit na may pambili ka, hindi ka talaga bibili ng original na dahil ganyan lang yung mangyayari. So, pero again, hindi ko in-endorse yung ano, yung fake. Nasa sa inyo po yun. It's your own preference. Pero, kung pag-uusapan, purpose, nagagampanan niya naman yung purpose ng original. Parehas lang naman po. So ayun mga kapadyak, mga kaibigan, magandang araw po sa inyo. Sana po sa maliit na paraan, nakapag-share po ako sa inyo ng nakatulong po ako sa inyo, nakapag-share po ako sa inyo about this usapang shades o usapang salaming pang bisikleta. Magandang araw po sa inyo. Again, this is the Cycling Chef.